Nagpasak lolo na sa Supreme Court ang mga abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy para ipadeklara na ilegal ang arrest warrant na inisyo ng Senado laban dito. Sa kanilang petisyon sa Korte Suprema, iginiit ni Attorney Elvis Balayan, isa sa mga legal counsel ni Quiboloy, nalabag ang mga karapatan nito dahil agad umanong hinusgahan ni Senador Risa Hontiveros ang kanilang kliyente. Bukod dito, nilabag din daw ng senador ang separation of church and state dahil sa ginagawang imbestigasyon ng Senado. Dahil dito, hiningi nila sa SC na reviewin ang unfair treatment laban sa pastor kaugnay sa isyu ng rape at pang-aabuso ng mga sinasabing biktima. Ipinaalala din ng abogado ni Quiboloy ang kawalang respeto ni Senador Hontiveros sa kanyang kliyente dahil ginamit umano ito sa kanila ng maruming pamumulitika. Mga salitang mula mismo sa bibig ni Risa Hontiveros ang ginamit nilang dahilan kaya dapat daw na ibasura na ang imbestigasyon sa Senado laban sa pastor. Gayunpaman, lumabas din ang isang video na kung saan nagpapakita na kung bakit hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat pagkatiwalaan ito sa kanyang mga sinasabi. Ang eksenang ito ay mula sa isang Senate hearing na kung saan inaakusahan ni Hontiveros ang dating Pangulong si Duterte ukol sa umano'y extrajudicial killing na nangyari sa war on drugs nito sa kanyang administrasyon na kung saan, libo-libo daw ang namatay. At dito nga ay nasupalpal ito ni Senator Alan Peter Cayetano dahil hinanapan si Hontiveros ng eksaktong figure pero walang maibigay kaya nasabihan si Senator Risa at nasermonan pa ni Cayetano na ang isang Hersey ay hindi pinapaniwalaan sa korte. Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay nagbigay naman ng kanyang comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Da, supalpal ka, Risa Hontiveros! I didn't realize we were going to review the human rights records of previous administrations, so unfortunately, hindi ko po ma-validate yung bilang ng mga sinasabing extrajudicial killings or specific types of human rights violations nung panahon ng dating administrasyon. If you're a human rights advocate, dapat nasa top ng head mo yung mga numbers na to. Tama. Diba? And I didn't bring up human rights here. It was the good senator who brought it up. So I just want to set the record straight because this is part of a pattern na sinisiraan yung bansa natin na para bang pagka police, wala nang ginawang tama, papatayin na lang. Pagka Duterte, papatayin na lang lahat. So we have to set the record straight. Maraming ganyan, di ba? Mga nagsasabi, maraming pinatay ang mga Duterte. Pagtatanungin mo, ilan? Basta, marami. Diba? Yung mga walang ebidensya, hindi naman nila mapatunayan, pero akusa ng akusa. Yan, katulad nyo si Risa Hontiveros. Wala nang ibang ginawa kundi mang akusa na lang. Kung mang bibit-bit din siya ng witness, walang credibility yung mga pinang bibit-bit niya sa Senado. Diba? Ginagawa na lang talaga nilang katawa-tawa ang gobyerno na to. Diba? Ginagawa nilang katawa-tawa, no, ang Senado. Buti na lang talaga mga lords, no, na andyan si Senator Cayetano para supalpalin yan kasi sa totoo lang, ang OOA, no, ang e-exage ng mga sinasabi nila. Sabi niya, dati magkakampi tayo pero ngayon alam ko na isa ka din sa salot sa bansa. Puro ka Duterte kahit binibenta na. Pagtanggol mo si Quiboloy naman niya. Ay, grabe naman siya kung makapagsalita. Alam mo, okay yan, no? Okay yan na may paninindigan din ako. Ayos lang kahit hindi na tayo magkakampi, basta importante kung ano ang pinaninindigan mo at kung ano ang nakikita mo sa paligid, di ba dapat punay natin na. No, kahit hindi na tayo magkakampi, basta, di ba, huwag kayo magbubulag-bulagan at huwag kayo magbibingi-bingihan. Kahit hindi mo na ako i-follow or hindi mo man ako suportahan sa mga videos ko, ayos lang yun. Basta respeto din, no? Respeto din sa kung ano ang pananaw ko, opinion ko, at reaction ko sa mga nangyayari. Naalala ko tuloy mga lords, sa totoo lang, simula pa lang, di ba, red flag na eh. Di ba,
nung pag-appoint pa lang kay Boying Remulla, 'di ba, as Department of Justice. Tapos mga ilang araw noon, nadakip ang kanyang anak sa isang drug-related case. Doon pa lang, mga lods, sa totoo lang, napapaisip na ako doon pa lang, sabi ko, anyari? And yun na, no, nagtimpi pa tayo noon eh. No, kasi of course, ang taas ng paniniwala talaga natin, no, kay President BBM, kasi Marcos yan eh. Diba? Saludo tayo kay Apulakay, saludo tayo sa kanyang ama. Hanggang sa, yun na, no, talagang yung People's Initiative, yung pagwawaldas nila ng pera ng taong bayan para lang sa pirma, PCSO, wala na, no? Pero believe din talaga ako sa iba, no, na hindi nila yan nakikita, no? Grabe, sobrang believe ako sa ibang mga supporters na kayang magpikit mata. Diba? Lalo na sa garapala na korupsyon na nangyayari right now. Lalo na dyan sa People's Initiative, dyan talaga ako. Diba? Yung kaliwat kanan na ang balita na nangumubundang pera, binabalita eh. Diba? Ini-interview pa nga yung nakakakuha ng ayuda, nakakakuha ng pera, diba? Tapos pumipirma sila, tapos, diba, na-shock sila para saan pala, diba, para saan yun? Pero alam mo, ang pinaka-shocking sa lahat, yung iba, na grabe, todo suporta pa rin sila kay Romualdez. Diba? Parang, oh my God. Nabibili na talaga ngayon ang dangal, mga lods. No? Nabibili na talaga ngayon ng pera lahat. Tapos nakakatawa, mga lods, no? Ako pa ang salot. Tayo pa ang salot. Wow, no? Okay lang yan. Oo, kami na ang salot, no? Oo, ako na ang salot. No, si Romualdez na ang anghel. Oo na, kami na ang salot. Tapos, ang mga pulpulitiko nyo, sila na ang tama. Sana lang, ha? Sana lang. Makatulong sila at maibsan nila ang kahirapan ng mga kababayan natin ngayon. Lalo na, no, yung mga kababayan natin na nahihirapan sa mabilisang pagtaas ng presyo ngayon. Sana lang talaga, no? Lalo na itong nag-comment na to. Sana lang po, no? Yung pulpulitiko mong mga iniidolo nyo, sana po, wag lang, ano, no? Wag lang mga negosyante ang kanilang, wag lang yung mga nasa matataas lang. Sana, no? Pati sa ilalim, matulungan din nila. Wag lang yung puro bigay ayuda, di ba? Parang ano naman yun eh, simple lang naman yun, hindi naman yun, wala namang extraordinary doon.